talagang pinagtataguan ng mga rebel forces, okay? This is the second assault. It looks like it's going. All right, let's go for rocket. Alright, pa rin naman. Mama yan. Agad pa rin naman si Billy. Doon pa rin, doon sa bahay. Doon pa rin sa bahay, okay. Mga na-arrest pa si... Eh, ano lang, mga... 20 minutes ago. 20 minutes ago. Ah, itong footage na ito, mga kaibigan, ay nakuha na ating kasama si Billy mga 20 minutes ago. Doon sa likod ng Aguinaldo, where the logs command, law logistics command is situated. Apparently, this logistics command is vital to the operation at both. And it would seem that since yesterday, several attempts to take over by the rebel forces have taken place, but to no avail, as of this, up to now. Okay. Ang nagpapalipad ato niya siya General Abadia, meaning na... Si Loben ba ito? Oo, si General Loben Abadia na. Kaya kahapon, medyo na-stock up siya sa Villamor dahil ando doon yung mga rebels. Pero ngayon, nakalipad na. Was he ever held hostage yesterday, Sherry? He was surrounded. I heard from his brother, the operations chief of the armed forces, General Visandro Abadia, that pinaligiran daw yung kapatid niya. Pero he was still laughing. Where was he then? At the 205th fighter wing. Okay. Oh, he was at the helicopter wing. And si General Loven Abadia, if I may recall, siya yung nag during February Revolution, siya yung nag-drop ng bomb near the room of Imelda Marcos ng Lacanang. Siya rin yung noong August 28, although nandoon yung mga rebel forces, di ba, they failed to take over Villamor that time, it's because, you know, si General Loven Abadia, although nandoon yung mga rebel forces, he went straight to his helicopters along with his pilots and then flew the Tora Toras. I see. He's very gutsy. Patapang pala ito. Oo, talaga. Hindi, nais ko lamang ulitin para sa ating mga kasamang nanonood ngayon na kung kayo man ay nakikinig sa inyong radyo, tungkol sa bakbakan sa likod ng Aguinaldo. Yung pong nalilinig nyo yun, ito po ang video nyo, ito po ang talagang nangyari. At makikita nyo, dalawang beses pong inassault ng Sikorsky helicopter yung tatlong bahay na kinatataguan ng mga elemento ng rebel forces. At according to our reporter, si Vic, eh, pareho raw pong sa pool. Okay, Vic, after that, anong nangyari? Well, ito na yung ano, no? After that, we went straight to the Labor Hospital dahil yung Sikorsky nag-refuel. Ito na ang produkto ng mga taong ayaw tumabi doon sa site na binobomba ng Sikorsky. Ito, unidentified to. Tinamaan ng shrapnel sa dibdib sa malapit sa puso. Pero kasi minsan meron din mga civilian rebel forces sila. Oo, oh, meron silang katulad ng assault sa Ramon Magsaysay, sa bridge kahapon sa Santa Misa. Apparently, merong backup na civilian. Naka-civilian. Hindi natin alam kung yun yung mga sundalo. Taong mga naka-civilian clothes. Tsaka some of them were spotted riding on a motorcycle. Parang nag-reconnaissance ng area bago pumunta doon yung mga mismong rebel troops. Parang advance. Alam mo, ginawatin nila yan kagabi, no? Kagabing hating gabi, noong isang column na nanggaling sa Villamor, papunta rito sa gawin na ito ng Pubao. Kumakalas daw yung ilan, sumasakay sa taxi, tapos uuna sa column, at pagkatapos ay titignan kung saan nandun yung blocking force. Parang ganun ang ginagawa nila. Okay, Dick. So, ano assessment mo rito? Ano nangyayari na? Well, as of now, yung na-confirm namin, yung Sikorsky nag-refuel, then they'll be back probably about 2:30. Okay, so dalawang assault dalawa. So casualty sa rebel side, ano nangyari? Negative pa dahil wala pang makalapit na paramedics or mga government forces doon sa bahay. Oo, eto inuna yung mga bystander na tinamaan, right. Dahil yun lang ang pinakamalapit doon sa mga Red Cross na vehicle. Okay, ngayon ano nangyari doon sa ano ba yung dala nila? APC o B-150? APC. Ano nangyari doon sa APC? It's still there sa may gate ng bahay. Ang ginagawa ng mga rebel forces, baril ang pinapuputok nila eh. Yung rebel? Baril ang pinapuputok nila doon. So, hindi tinamaan yung APC? Hindi, hindi tinamaan yung bahay. Dahil nandun yung mga tao sa bahay. Eh, yung mga tangke nilang dala kagabi, ando pa rin. Hindi ko na dinatnan, yun na lang APC yung dinatnan ko. Nakaalis. Nakaalis siguro. Ayun. Ito, pinipilit nilang gawa ng paraan ng agad-agad medical attention ay binigay doon sa isang civilian na tinamaan. Yan ang sinasabi natin, ha? Ay, ingat lang tayo, mga kamag-anak at sa mga kababayan. Mga rebelde na nag-occupy ng mga bahay sa White Plains,
kukuunti na lang yung ammunition nila dahil... I think so, dahil ang tingin ko kanina, sporadic eh. Minsan wala, minsan patutok. Kumbaga, ang nangyayari, nagka-conserve na sila. Nagka-conserve na sila. And I think that is one of the strategies being implemented by the, ano, yung Sikorsky. Ah. Yung iikutan kasi muna nila yung bahay, and then they'll keep firing. High pressure. Oo. High pressure. And then, knowing na hindi naman na sila natatamaan. Hindi naman sila natatamaan dahil mataas. Uubusin lang ammunition ng mga rebels. Right. Well, siguro nga, that is one way na ang kanilang strategy para maubusan ng ika ng fighting capability. At pagka siguro, kung wala na silang ipuputok, ano pa talaga gagawin nila, ano ha? Mm-hmm. Pwede pa ba silang maabandon ng, o sige, pitikan na lang tayo tayo na. Pero siguro, another factor na kaya hindi rin makabanat ng ito yung government forces is because of the community, civilian, ano, the civilian. Okay, Chari, ito, mga footage mo rin to. No? Hindi, Kevick ata yan. Love from yan, Ovic. Ah, akin na ulit yan. Kay Chari na to. Oo, oh, yan, okay. Kahapon pa yan. Uh-huh. Yung pinapasok namin yung love from... Babalik tayo sa white line. Okay, Vic, thank you very much. Colonel Mitch Templo. Ah, si Mitch Templo. Oo, okay. Civil military operations. Well, at that point in time, military na lang siya, wala na civil muna. yan mga kaibigan, ang isa pa, ilang pa mga eksena po na nangyari kahapon sa Logcom. Samantalang kanila pong hinihahanda naman ang kanilang assault doon sa Logcom, sa Logistics Command, na kung saan po ay mayroong mga bumaligtad na mga sundalo at sumanib na bigla doon sa mga rebelde sapagkat ang kanilang pinuno na si Commodore Kalahate, biglang hinila sila para lumaban naman sa gobyerno. So ayan na, kasalukuyan na po silang lumalapit at nagkakakita-kita na sila siguro eyeball to eyeball na yan dahil nagtataguan na yan, no ha? Kahit si Joe Johnson siya naghahanap ng mga puno. Hindi namin alam kung so, ilan yung mga tao dun sa mismong command, ng logistics command. Mm-hmm. Hindi namin alam kung ilan na tao. Ang balita noong sila sumurrender ay mahigit 300. 360. So, 360 at among them were about 30 officers. Except for the leader na umalis. Oo, tapos... Iniwan sila doon nakatiwangwang. Oo, meron pa mga iba doon, mga taga-gawa lang, taga-repair lang ng mga baril, mga taga-repair ng mga mekaniko. Oo. Napasama. Ayun. Yung iba naman, trainees lang, kaya nag-worry din sila. Sabi nila, they had no choice, parang... Kasi yung commander mismo ng logistics commander nagsasabi sa kanila, yun ang only... means of communication nila. Mm-hmm. Yun ang sinasabi natin, minsan misinformed yung mga troops, kaya hindi nila alam. Who lives in the area of Forbes Park, no? Mm. Which I believe is called McKinley Road, no? I don't know what gate of Fort Bonifacio. I think near the golf course, anyway. Yeah, what gate that is. Gate one, yeah. It would seem that the rebel forces still hold out in the area. Have been flagging down vehicles, no? Private vehicles within the vicinity or commandeering. I don't know if this is the right word. I guess it is. No? Yes. But I did not ask the caller to elaborate. He mentioned that the Red Forces in that area have been flagged down. Private vehicles. Are you saying the rebel forces are holding at the or holding out at the Fort Bonifacio? In command of the gate? Oh yeah, I'm sure. I guess that's the implication, no? Then what are those vehicles doing there anyway? They have been in control of that since 12 midnight of the 30th and mm-hmm. the 1st, no? Yeah. But they've been, as I said, commandeering vehicles of private vehicles, no? In that area. And it would seem also that the scattered reports received earlier regarding their occupation of several hotels in the area, particularly the Intercon, the Mandarin, and what's the other hotel there? Manila Garden? Peninsula, the Mandarin, and Manila Garden, so the Intercon, no? Well, they're confirming the fact that they have, they are sighted in these areas. For what strategic purpose, we do not know, but they are there. Okay. I think they need vehicles there.